Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey guys, welcome back to my channel. Update tayo ngayon sa Legal Wives. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So itong si Amira guys, ay doon siya sa kusina. Nag-inom siya ng gamot niya kasi may cancer pala siya. At hindi niya sinabi sa family niya kasi meron pa daw problema at hindi pa naayos. At hindi din niya sinabi sa kay Jamela kasi sobrang bata pa daw niya at bago pa lang daw nawala yung ama niya at ayaw niyang mawala ng mga magulang si Jamela. So, nagdasal na siya guys sa ala at sinabi niya na kung ano man daw ang tinakda sa kanya ay tatanggapin niya pero hindi pa daw siya ready na mamatay siya. So habang nakatayo siya doon ay biglang sumakit yung tiyan niya. So itong si Mariam guys ay andoon pa rin sa bahay Makadato at nakipag-away na din siya sa kanila ni Diane at ni Farah. So nagbira-bira na sila ng mga buhok guys at nauna pa naman itong si Mariam na nakigulo at napunta na sila doon sa sahi guys at itong si Mariam sinabihan pa niya ng masama si Diane na sana makunan daw siya at tinulungan na din siya ni Farah. Tumayo na sila guys at sinabihan ni Farah na tumigil ka na. Sabi ni Mariam na hindi daw siya papayag kung hindi sila matuloy ni Ismael sa pagkasal at kung may plano daw sila na masama ay gaganti daw siya at hindi daw nila yun pagsisihan. At tinayo na ni Farah si Diane, pinaupo sa upuan at kumuha na siya ng tubig. So, sinabihan ni Farah na okay ka lang ba at sana okay lang ang baby mo at hindi daw matulad sa kanya. At mabait naman talaga si Farah guys kay Diane at sinabi ni Diane na word daw at hindi daw niya inaasahan na mangyari yun at lahat daw sila ay kakampi. Sinabi ni Farah guys na dati daw ay inamin niya na hindi daw siya comfortable sa kay Diane at sa kay Amira at parang natarayan daw siya sa kanila at tinanong siya na okay ka lang ba? Medyo masakit daw yung tiyan niya at pag nakita daw niya ay aawayin niya si Mariam kung ano daw ang mangyari sa baby nila. So dumating itong si Ismael at narinig siya. So tinanong siya kung anong ginawa ni Mariam sa kanya at tinulak daw siya kanina. So nagalit itong si Ismael guys at pinuntahan niya si Mariam. Na daw nila alam kung paano pigilan ang kasal ni Ismael at ni Mariam. So sabi ni Farah na paano daw kung hindi na lang daw suwayin ang sabi ni Imam. At sabi ni Diane na payag ka ba na magiging legal wives si Mariam? At natatakot lang daw siya sa sinabi ni Mariam kanina at ayaw na daw niya ng gulo. So, alam mo ba mas maging okay kung makasal siya at magiging worse daw guys. So, dumating itong si Ismael. Daw siya sa ibang imam at good news daw kasi may paraan na para hindi na niya mapakasalan si Mariam. So, kausapin daw niya ang ama niya. So, habang nag-uusap sila guys, ay sinabi niya yung verse na sa Quran at
meron daw naman na pwedeng hindi pakasalan yung babae. At sinabihan siya sa ama niya na handa ka na bang tumanggap kung ano daw ang ibato sa kanya. Jamela guys at lola niya ay nag-usap sila. Nagtataka daw sila bakit hindi na nila masyadong nakausap yung ina ni Jamela. At parang may sikreto yata daw na hindi niya sinasabi. So itong si Mariam guys ay andoon pa rin sa bahay Makadato at pinaalis na ni Ismael pero ayaw pa niyang umalis kasi kailangan daw na pakasalan pa siya ni Ismael pero nagdesisyon na daw si Ismael na hindi siya pakasalan at hinahanap niya si Imam kasi siya daw ang tumulong sa kanya at huwag daw isali ang ama niya doon. So, bago siya umalis guys, ay may sinasabi siya na ngayon daw na gabi ay hindi niya makakalimutan na pinahiya daw siya. Kan time na daw na tinanggihan siya at tutulungan. So, nagdasal na itong si Imam guys nang umalis si Mariam. So, hanggang dito lang po guys at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutan pindutin ang notification para maka-update kayo sa mga next video ko. So, thank you for watching guys! Bye-bye!